Dinala sa MPD headquarters ang siyam na detainee mula sa Santa Ana Police Station. Iniimbisigahan sila sa kaso murder dahil sa pambubugbog umano sa kapwa detainee na si Gerardo Argota na inakusahan naman ng panggagahasa sa isang anim na taong gulang na bata. Pero itinanggi ng siyam na inmate ang paratang. Tulog po kami ng binugbog din eh. Binugbog po ng mga tao yun doon kasi po dumating yung nanay kasama yung anak. Pero ayon sa witness na si Alias Rafi, mula nung pinasok si Argota sa selda Sabado ng hapon, tuloy-tuloy ang pambubugbog at pagtorture sa kanya hanggang Linggo ng madaling araw. Nagpainit ng mainit tubig, tapos pinahawakan doon sa dalawang kasama namin na preso doon. Pinabusalan yung bunganga ng bimpo para hindi makasigaw. Kasi po, yung mainit ng tubig, binusak niya yung saari niya. Pinasuot pa raw ng long sleeve na t-shirt si Argota para hindi mapansin ng mga pulis ang pananakit nang ilabas siya para sa kanyang inquest hanggang sa himatayin ito. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Ayon kay Rafi, tradisyon sa selda ang pananakit sa mga suspect sa rape, lalo na kung bata ang biktima. Mali rin po kasi yung ginagawa nila. Hindi pa naman po talagang napapatunayan na talagang ginawa kasi para pong may tama rin po yung tao. Hindi naman matanggap ng pamilya Argota ang nangyari. Sabi niya sa akin na, ote, palabasin mo na ako, hindi ko na kaya. Yun ang sabi niya. Tapos, yung pag-alis mo namin, nalaman ko na lang na nawala na pala siya. Ayon sa Santa Ana Police, wala silang natanggap na reklamo o sumbong mula kay Argota hanggang nakaalis siya sa selda. Pero paiimbestigahan ang naka-duty na desk officer at jailer kung meron silang naging pagkukulang. Nung mga madaling araw, nangyari po yon, kaya po hindi po napansin ng kapulisan natin kung ano nangyayari sa loob. Kanina, nag-inspeksyon ng Santa Ana Police sa kanilang selda para siguruhin na walang mga patalim doon na maaring gamitin sa pananakit sa mga preso. Isa sa ilalim sa otopsiya ang bangkay ni Argota. Nico Bawa, ABS-CBN News.